Lalagyan ko na po siya ng toppings na yung ang tawag sa Kapampangan nito, latik, yung nilalagay sa pang-topping sa mga kakanin. Nandito na naman po kami upang ipagluto kayo ng dessert or panghimaga sa Tagalog. Ang lulutuin po natin ngayon ay maha blanca. Ito po ay ni-request ni Lee Silk na taga-Spain. Paborito daw po niya ito, kaya ito muna ang niluto natin ngayon. Ito po yung whole corn ang tawag dito. Ang lata po nito or yung lalagyan niya 370 grams. Hahatiin nyo lang po siya kasi ang lulutuin lang po natin ay 1 liter na tubig lang ang ilalagay natin. Kaya hahatiin natin. Kung 2 liters ang iluluto nyo na may 2 liters na tubig, ang ilalagay nyo yung buong malaki na whole corn. Yung 370 grams. Ngayon, yung kalahati ng 370 grams is 175 grams. Ilalagay ko na po. Then, ang isunod po natin, 175 grams na whole corn, 200 ml na white sugar. Ito po, evaporated milk siya, yung branded ulit. 375 grams yung binili ko, yung malaking lata or yung malaking lalagyan. Kaya lang hinati ko kasi nga po 1 liter na water lang ang ilalagay ko dito sa nagagawin nating maha. 175 grams na evaporated milk. Then, isasabay ko na rin po yung water, pero hindi po natin lahat ilalagay yung 1 liter kasi yung parang ano, mga 3/4 lang siguro ang ilalagay natin para yung 1/4 ihahalo natin yung cornstarch. Huwag mong mupo muna natin ihahalo kagad ang cornstarch, ha? Ito po at ating ilalagay na yung 3/4 na water. Yung 1 liter na water is equivalent to 1 cup of water. 4 cups of water yung 1 liter. Ngayon ang ititira natin, 1 cup na water lang, bali 1/4 lang po yun. Switch na po natin yung kalan, and then, ihahalo ko na po siya. I-mix po natin siyang mabuti para hindi bumaba yung white sugar at hindi siya, minsan kasi may nasusunog kahit na may tubig, hindi masyadong nahalo kahit nahihago na yung ingredients. Pag nahalo na po natin siya ng mabuti, pwede na po natin siyang takpan. Mayroon pang konting asukal akong nakakapan. Na lang. Okay. Natunaw na po mabuti yung sugar. Pwede na po natin siyang takpan. Ito po, kumukulo na. Kailangan agapan lang po natin ito. Kapag hindi natin nabantayan mabuti, aapaw siya, matatapon yung mga ingredients. Tingnan-tingnan lang po natin siya. Pwede na po natin ilagay ang cornstarch. Ngayon po, ito ang maselan na luto kasi, ibig kong sabihin, hindi titigas ang
ano, mahablang ka kapag sumobra ang tubig, o kaya kulang ng cornstarch. Kaya kailangan susundin nyo talaga yung procedure. 1 liter na water, 200 grams na cornstarch, at saka 200 grams na white sugar. Huwag nyo po siyang babawasan o dadagdagan yung tubig at saka cornstarch para ano, maganda ano niya, ang outcome niya. Ito po, ilalagay ko na yun. Ang cornstarch po, huwag nyo munang iyahalo yung tubig kung hindi nyo pa ilalagay kagad. Kasi ang hirap niyang haluin pag nanigas ito, mahirap haluin. Kung kailangan na siyang ilagay, doon nyo palang lagyan ng tubig. Pag nanigas siya sa tubig, mahirap. Magtatagal ang paghahalo. Ito, minimix ko na po siya. Ilagay po natin siya ng dahan-dahan. Hangapoy po natin, huwag masyadong malakas para maluto siyang mabuti. Yung hindi biglaan. Alam niyo po, mas maganda yung ano, yung matigas ang maha kaysa sa ano, kulang sa cornstarch. Hindi na siya magiging maha, bilo-bilo na. Ang ito po, malapit na siyang maluto. Dahan-dahan lang po ang apoy para maluto siyang mabuti. Kasi pag ang lakas ng apoy, hindi siya makuha ng maluto mabuti. Lasang cornstarch pa siya. Bango. Mas masarap pa po ito kung lalagyan nyo ng ano, all-purpose cream, yung branded. Pero okay na po ito, masarap na kahit ganito lang siya. Kung gusto nyo lang mapasarap pa. Ngayon po, titikman natin siya kung hindi na siya lasang cornstarch. Pag hindi na po siya lasang cornstarch, pwede na po siya natin ilagay sa isang lalagyan para ano, para tumigas siya. Habang lumalamig siya, mas tumitigas ito. Ito, ang sarap. Tikman ko na po siya. Ito po, tama lang ang ano, ang asukal niya sa 200 grams. Pero pag ano, titikman niyo naman po siya bago niyo siya ilalagay sa isang tray or lalagyan. Kung medyo matabang, pwede pong ihabol ulit ang ano, yung sugar, madali naman siyang matunaw eh. Pero sa akin po okay lang 'to, yung 200 grams. Pero kung gusto niyo gawing 1 quart para tumamis ng konti. Pwede na siguro ito. Ito na po yung ating finish recipe. Ililipat ko na po siya sa isang lalagyan. Ililipat ko na po siya para mapalamig na natin. Masarap siya pag nilagay sa refrigerator ito. Lalo na sa baba, sa lowland, mainit ang panahon ngayon. Masarap ito pag nilagay sa ref. Malamig na kinakainit. Natin siya para flat siya sa taas.
kasi pag medyo matigas na to, mahirap na siyang i-mold. Kaya habang medyo mainit-init pa, iporma na po natin siya. Mamaya, lalagay po natin yung toppings niya pag lumamig siya. Ito na po mga viewers. Ano na siya? Malamig na yung ating mahablangka. Lalagyan ko na po siya ng toppings na yung ang tawag sa Kapampangan nito, latik. Yung nilalagay sa pang-topping sa mga kakanin. Lagyan ko na po siya. Kahit hindi nyo naman po lagyan ng latik ito, masarap na rin eh. Kayo lang po kung gusto nyo lang para mapadagdag yung sarap. Pero meron din tayong ibang alternative dito sa latik. Kasi matagal gawin ng latik eh. Ito po oh. Yung kung gusto nyo ng ano, kasi ito ginamit ko ito sa spaghetti, kaya ganito na siya yung sobra ko. Pero mas maganda dito yung ano, grated. Yung ang ano niya, yung cheese niya, grated na cheese, yung pahabang ano, gagatgarin mo yung pahaba. Yan po siya. Kasi yung cameraman natin, si Mrs. niya, gusto niya cheese. Yung iba latik, kaya ganito ang ginawa ko, hinati ko. Para yung may gusto ng latik na toppings, so kaya yung may gusto ng cheese na toppings. Ayan na po ang mahablangka natin. Ito Miss Lisil, si Lisil na viewer po natin. At ito na po yung finished product natin or finished recipe. Maraming salamat po mga viewers. Sana po patuloy niyo pong tangkilikin ang ating Edna's Lutong Bahay. Marami pa po kayong matututunan sa akin. God bless you po. God bless us all. Maraming salamat po.